Yo, what's up guys? Good evening. Today is November 25, 2022. Once again, this is Yunks, the Night Trader. So, bago tayo mag-start, shoutout muna kay Fairby Termolo, kay Aaron Lumba, kay John Lloyd Claro, at kay Lay Wuldu. Mga nag-subscribe lang po yan kanina, silang tatlo. At yung pinakahuli ay si kahapon. So kaninang 4 PM meron tayong trading, nakapag-trade ako guys, PMB. At kumita ako doon ng, check natin, kumita ako ng $1.73. Ayan. So parang anong nangyari, ako lang ata ang nakapag-trade. Ako lang. Check natin ah kung maganda, kasi hindi ko na sinilip to eh. Pero tingin ko ano yan, positive yan. Mita eh. Ayan o. Boom. Ayan yan guys. So may trading uli ngayon sa TML naman. Check na natin yung time. So ang trading naman mamaya is TML. Ito. Ang buying time is 9:19 at 9:45. So ano pa lang naman, 8:58 pa lang oras ngayon. So ayan, pababa na rin siya. So mamaya natin yan kakanain. Mamaya may papanoorin tayo sa ano ah, ito channel 2 naman, kasi nung nakaraang video ko is channel 7, ito ay channel 2 naman. 16 ang oras. At ang trading natin ay, punta na tayo ng code. Bisitahin natin itong TML. So, meron akong 51.73 USDT. So, meron pang 3 minutes guys. Standby guys, standby. 1 minute. So, ganyan lang yun guys. Pagka 1 minute na lang, ready na tayo. Natin gawin lang. Ayan na. Huwag na natin tignan yun. Bumili na kagad tayo. Ayan. Operation succeeded na. Nalipat ba? Okay. Ayan na siya guys. Maliit lang ah. Check natin. Ayun. 1.88. So, paano guys? Maglalaro muna ako ng ML tapos bibili ako ng Red Horse. So mamaya tayo uli. Okay na guys, so check natin kung magkano ang ating kinita. Refresh lang tayo. Yo, what's up guys? Good morning. So today is November 26, 2022. So happy weekend guys. Sana maganda ang inyong mga weekends. Huwag aburido. Laging good vibes lang tayo. Laging positive. Para lagi tayo makaka-attract ng mga positive energy, di ba? So bago tayo mag-start, may bago tayong subscriber. Dalawa. Shoutout kay Ma'am Marie Loy Inorino. Kanina lang yan nag-subscribe. Tapos eto naman kahapon, si Sir Ronald De La Rama. Ganda ng apelido ni Sir ah. Pang mayaman, De La Rama. So, sa mga subscribers natin dyan, sa mga followers na din, sa mga kaaway natin, peace be with you guys. Hindi tayo magkakaaway. So, mamaya may papanoorin tayong video about doon sa nabalita na naman sa channel 2, mga crypto trading na na-scam. Anyway, ito yung pagbungad ko kaninang umaga. Siyempre, pagising ko. Chinek ko muna yung aking asset. Tapos, pagtingin ko BTN, naging 57.77 siya. Kasi kagabi, ang alam ko, 47 lang yan. Tapos, naisip ko, hala, naging 57 na siya. Parang, sa isip ko, parang may binigay na naman sa akin yung Batex na parang 30% na reward bonus. So, tuwang-tuwa ako. Pag angat ko, boom! Yung USDT ko naman, 0-0. 0-0 na siya. Ngayon, tinignan ko yung balance history ko. So, ganun pala yun, guys.
Every, ayan, 12 in the morning, i-convert talaga nila lahat ng USDT natin. So kahit bumili ka pala ng ano, dito tayo sa Buy Crypto. Kahit bumili ka pala ng $50 tapos nag-trade ka ngayon, pag-gising mo, i-convert at i-convert pa rin talaga nila ang USDT mo. So maganda lang kagabi dahil nakapag-trade pa ako. Check nga natin. Nakapag-trade pa ako kagabi. Kumita rin ako ng ano dun eh. 2.71. So, ako lang ata nag-iisa nakapag-trade kagabi. Ako lang. So, ito ang good news guys. Meron na akong computation sa 90 days or 3 months na kung matagalan talaga tayo maghihintay. Meron akong output na yung makukuha ko na kumbaga eh pag winidraw ko lahat-lahat ng pera ko. Pero hindi ko na i-withdraw yun lahat-lahat. Siyempre, loyalist ako sa Batex. Never kong i-withdraw lahat yun. So, naalala nyo yung ano, 57 yan ha. So, 57.77 kapag minultiply mo yan sa 30, ang lalabas dyan is 1,733.1. Kasi naalala nyo to. Ayan o. Pag umabot dyan dyan ng 30 USDT, tapos let's say mga dalawang buwan pa lang or 2.5, tapos nag 30 USDT na. Ayan. Ganyan lang mag-compute guys. Multiply nyo yung BTN na hawak nyo ngayon. Multiply nyo dyan. Tapos yun na yung capital. Yun na yung makukuha ninyo after 3 months or 90 days. So, tignan nga natin kung magkano yan. Basta matyaga ka lang talaga. Let's always hope for the best. Huwag tayo mag-isip ng negative. 7.77. Imaginin mo. Ay, mali. Bakit nga ba yan ang nilagay ko? 1,733.1. Imagine guys, oh, sa 3 months na paghihintay or 90 days na pagtsatsaga natin, meron tayong mapipitas. Ano makukuha ko? 91,507.68. Yo! Saan ka pa? Yung dating 2,800 ko, imaginein mo, naging 91,000. So, hintay-hintay lang talaga tayo, guys. Yun lang ang magagawa natin for 89 days, 'di ba? Kasi lumampas na yung kahapon eh. So, let's just think positive. Salamat nga pala, ang daming nag-message sa akin sa aking Telegram kahapon. Sobrang dami niya talaga, sobra-sobra. Lahat puro positive na messages. Yung iba, tinignan ko. Yung iba, hinart ko naman. Kasi sobrang dami, hindi ko naman mare-replyan yung lahat. Pasensya na po. Tapos may nagsali sa akin sa GC. Salamat po dun. So, ayan guys. Ganun lang gawin nyo. Yung BTN na hawak ninyo, kumbaga yan na yung pinaka-capital ninyo. Kasi diba, ang palitan, 'Di ba ang palitan 1 BTN is equal to $30. 30 USDT, sorry, 30 USDT. Ngayon, i-multiply mo yung BTN mo sa 30 USDT. So yun yung magiging ano mo, pinakahawak mong pera yung na USDT. Ngayon, pagka nilagay mo na siya dito, ayan, tapos ito yung conversion sa pesos. So 'di ba? May pang redders na ako, pambili pa ako ng pulutan, may pang check-in pa ako, o oh, diba? May pang date pa. So ito guys, panoorin nyo muna to bago tayo mag-iwahiwalay. So update na lang tayo kasi wala na akong ano eh, wala na akong ipang titrade talaga. 0-0 na yun. So update na lang tayo tapos tingin tayo sa mga notification na lumalabas sa mismong Batex. So, panoorin nyo muna to. Channel to yan, na-champion ko na naman kagabi.
tinatawag niyang investment scam. They invested a lot. Like, uy, kailangan ko ang mga 3-4 trade, mag-invest ako. Yung iba nga may papasok $10,000, ganun. Kasi nagpapasok talaga sila. So, syempre, and then, at first, it was going well. Then, nung nagsubok na yung iba na mag-withdraw, ayun na, doon na naglabasin yung red flags. 30,000 pesos ang naubos kay Paul. Kwento niya, noong una, mukhang lehitimo ang app dahil may mga charity events at may physical meet-up pa. Tumataas rin ang laman ng e-wallet nila sa app at naka-withdraw pa sila. Pero lahat ng ito ay nagbago nitong Oktubre. Sabay-sabay nawala yung app, nag-delete sila, sabay-sabay sila lahat nawala. Ayon sa isang cybersecurity analyst, talamak ang ganitong uri ng scam, lalo na ngayong may Christmas bonus ang karamihan. So, in-stop ko muna guys. So, yung apps na yun, hindi ako familiar sa apps na yun kasi hindi ako nag-open or nag-trade sa apps. Lagi ako sa website mismo ng Batex. Tapos, iyan daw ay sabi ni Sir po, ni Sir Alan ay Flint. Flint daw yan na apps. At mga ano yan, real estate na may guarantee na 10% return. So, yan, mga gahaman kasi yan mga yan eh. Mga imagine mo magbibitaw ka kagad ng malaking halaga ng pera para sa isang apps na wala namang guarantee, di ba? Ito ng mga tao para mag-invest daw. Pero ang investment na to, ang mangyayari, kukolektahin lang yung pera mo. Pagkatapos, mawawala na sila. May inganyo ka kasi sasabihin nila na kung mas malaki yung in-invest mo, mas malaki sana makukuha mo. Pero, isang uri ito ng scam. Kaya mahalagang kilatising mabuti ang mga ganitong uri ng app bago maglagay ng pera. Pag may pangako na double your money, iwasan nyo na. Itong mga app na to ngayon, nangangako sila ng 3,000 mo, magiging 35,000 in 3 hours. Iwasan nyo yan. Yan yung unang red flag. Pag ang investment scheme na pinasukan mo, nang hihingi ng pera para makakuha ka ng pera na mas malaki, scam yan. Nitong nakalipas ng mga buwan, maraming advisories na ang nilabas ng Securities and Exchange Commission laban sa iba-ibang Manoy investment firm. Nagpaalala rin ang SEC sa mga mag-i-invest na pag-aralang mabuti ang kumpanya. Alamin ang address, landline number, at SEC registration. Maaari rin i-check ang social media page ng SEC at Bangko Sentral para sa mga advisories. Plano naman ngayon nila Paul na dumulog sa NBI para maibalik ang perang pinaghirapan niya. Jackie Pascual, ABS-CBN News. So yun muna guys for today's video. Ako ay maglalagalag muna sa QC at makiki-birthday. So update na lang tayo guys. Abang-abang baka this week or in the other week may bagong notification, magluwag-luwag ng restriction yung Batex kasi magpapasko syempre no. Kailangan natin ng mga pambili ng mga ano, foods, mga pangregalo. So yun lamang guys, happy weekends everyone. Bye-bye.